Yon, good morning mga idol. So, umagang umaga na wala tayong magawa. Kaya magpapaligo tayo ng mga mutya. So, ito isang balde. Yung ating mutya dito. So, kailangan din kasi mga maligo muna itong mga to bago natin ipasok sa ating lagayan. Para ang mga negatibo at dumi ay matanggal. So, napakalaking mutya ng bato omo na itim. Ayan, laki niya. O, itim na siya kasi wala na yung mga lupa. Pag sila ay hindi mo nilinis, ganito sila. Semi-brown. So, ito yung mga malalaki. Ito yung ang kapakinabangan nito sa loob ng bahay. Kung ito ay ibabaon o itatanim sa loob po ng inyong bahay sa mga pinapagawa na establishmento o kaya naman sa harap ng pintuan, magkakaroon ng proteksyon yung inyong bahay. Yan. Yung iba hindi ganong bilog na bilog. Ano? Kala mo tinapay. So, napakarami nito. Kaya doon sa magpapabaon sa inyong bahay, eh pwede ko naman gawin 'yan o pwedeng kayo rin ang gumawa. So, magandang umaga muna kila Mark Kevin Romero, Philip Deche. So, sino po ba may natatabunan ng inyong mga comments. Kunting sabon lang para bumango-bango naman. Yung mga alaga kasi natin. Ayun, Raven Rain Pasno, good morning. So bro, alos isang timba pala yung nakuha natin dun sa Bulalakaw. Kaya linis-linis muna sila. Kaya nagiging itim na sila pagka naugasan na natin ng maayos. May mga ano-ano pa eh. Balabalahibo pa. Ewan ko kung bakit nagkaroon ng mga balahibo to. Madulas-dulas oh. Pwede rin ito sa altar lang sa inyong bahay. Itong bato omo na itim. Lagay nyo sa altar ng inyong bahay. Eh, magsisilbing gabay na yan sa inyo. Magsisilbing bantay na yan sa inyong pamilya. Kaya mainam din na meron kayong bato omo na itim.
So yung ating naka-promo ay mga bato omo na maliliit lamang. Buti at tayo ay pinapayagan na maitawid natin tong mga ganito. Bagay, wala namang halaga sa kanila, hindi naman nila alam kung ano tong mga to. Ang nasa isip nila ay bato lang. Lalo na kung ikaw ay mismong taga Bulalakaw, kasi mayroong isang ilog doon at isang bundok na napakarami talagang bato omong itim na makukuha. Ayan, ang dami pang lupa-lupa. Mabrown-brown pa ang kanyang kulay. Yung iba, makapal yung lupa. Kailangan tanggalin. Ang kagandaan lang sa bato omo na to, pinagtatakaan ko bakit may mga kalawang. Linis-linis muna tayo. Meron din mga ano, nabiyak na may butas na tagutan. Ayan, kita nyo tagutan. Ito, mahusay daw to sa bala. Hindi ko alam kasi hindi ko pa nababaril, hindi ko pa natetestin. Sabi nung mga mangya na nandun, mga nangunguha din ng omo, yan daw ba to omo na tagusan ay mahusay daw sa bala. Kasi nakikita ko may kwintas-kwintas sila na ganyan eh. Magaya nga. Try din natin yung pagkwintas. Melanie Pardillo, shoutout sa'yo. Good morning po, ma'am. Mark De La Rosa, shoutout kay kagabi pang nakantabay sa atin na si paring Mark De La Rosa. Itong tao na to, kailan kaya kami magkikita nito? Ang kikinis ng iba. Nakakatuwa, kaya lang ang dudulas. Yung ibang mga mangyan, ang tawag nila pag madulas daw, laway daw ng engkanto yun eh. Kasi nakakapagtaka naman eh, yung lupa hindi naman madulas eh. Ito parang may nahawakan ng ano, laway o sipon. Kasing tabi sa mga nag-aalmusal po dyan. So ito'y pambaon sa bahay at panlagay sa altar. Hindi, kung meron na kayong mga maliliit, eh pwede rin po kayong magtanga ng mga malalaki. Yung iba kasi hindi pinapansin itong mga malalaki. Ang kinukuha po din ng mga mangyan, karaniwan po maliliit para daw mabit-bit. Trinay ko maghanap na ito sa ibang lugar, talagang wala. Sa Mindoro lang po talaga matatagpuan itong mga bato omo na itim. Talagang sila ay taga Mindoro. So kailangan mo pang pumunta sa Mindoro para lang makakuha ka. Kahit sabihin natin na malayo. Meron ako mga gustong-gusto dito eh. Yung mga parang mga itlogang hugis. Nakakatuwa yung mga hugis nila kasi kulay itim. Hindi ko po siya nilalagyan ng chlorine. Yung iba kasi pag naglilinis nito, ibinababad sa chlorine para pagkatapos nilang madali na siyang i-brush tsaka madali nang linisin. Kasi baka mamatay yung binsa, kaya hindi ko tinitira ng chlorine. Either na pabor sa amin yun, dahil madali siya. Ito pala yung paborito ko. Parang itlog ng dinosaur, yung kanyang itsura, pero hindi po ito itlog ng dinosaur. Ito'y bato omo na itim. Ito namang isa, nakakatuwa, kasi parang may mga ugat. Ayan o. Parang may mga ugat siya. Ay, itong mga pinag-ugasan ko, ipasok mo dun sa ground layer ng mga lagayan. Diba meron pinakailalim dun, lagay mo sila rin. Hindi na, lagay mo lang silang ganyan. Kaya punasan mo lang. So, pasok mo na rin ito. Paalala lang mga idol, itong bato ko muna itin, hindi siya kasing tibay ng
bato o muna puti. So, iyon, ay nababasag kapag ka pinupukpok mo. So, hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ito pa, oh, laki oh. Nakakatuwa. Meron pa ngang bato o mo doon. Ayaw sa akin ibigay ni paring Red. Ganyang kalaking bato o mo na itim. So, ang ganda-ganda, ayaw sa akin paarbol ni paring Red. Sabagay, yan ay mga pinaghirapan nila. Inuwi pa, inanap. So, ang ganda talaga niya, lalo na pag nalinis, oh. Para siyang mata na nakausli. Ganda. Halagay mo na to dyan. Para yung iba yung nahuhugasan. Al. So, baka mamaya. Ilang oras tayo rito. Halagay mo na to dyan. Ito pa. Ilagay mo dyan. May pumunta sa atin dito na gwardiya nang hingi ng bato mo. Ayun, naalimutan ko nga pala, no, ang dami na nating vlog. No? Magkano po ang omo yung pwedeng bitbitin? Puti po ang kulay. Ay, wala po tayong available na puti, ma'am. Puro itim lang po ito. So, naalimutan ko, no, vlog tayo ng vlog. Di pa nga pala ako nakapagpasalamat dun sa kampo ng sundalo na pinunta namin. So, pasensya na kayo mga idol dahil hindi ko na ipakita sa inyo sa video. So, nung una nakalive kami, pinapatay ni Sir. Pinapatay niya, sabi ni Sir Ronald, no, hindi ko nabanggitin kung ano yung apelido. Sabi ni Sir Ronald, patayin daw yung video kasi bawal. Kasi yung po ay kampo ng sundalo doon sa Bulalakaw, pinuntahan po namin. Baka mamaya makita ng mga, alam nyo na, kung saan yung kampo nila, kung saan sila nagkukuta, yung mga sundalo. Baka dayungin sila doon at mapahamak pa sila. So, ang karaniwan sa mga sundalo, no, idol, ano, first time kong makapunta sa mismong kampo kung saan sinasabing critical yung area. Doon ako nakakita halos siguro kung sa 100% meron lang 20% ang walang suot-suot na gamit. Yung iba, mga taga Sambuanga, kababayan ni Mrs., may mga gamit na suot, may mga medalyon, yung iba may mga habak pa, may mga bato omo rin na itim silang suot-suot. Yung mga ano na yon. Sila pala ay mahilig talaga sa mga protection at depensa. Yung mga kaibigan natin na sundalo. Hindi ko lang alam kung sa ibang kampo, mahilig din. Siguro, dahil nga ang Mindoro ay marami ang mga mangyan at nag-aanting-antinggan. Kapag nadadayo sila sa ibang lugar, mahirap pala ang buhay nila dyan. No? Na nung ako'y nasa serbisyo ay hindi ko inabot. Hindi nangyari sa akin. Nadistino ako pero hindi ko naranasan maglakad ng 1 linggo sa kabundukan. Hindi sila sumasakay. Lumilipat sila ng kampo, dadaan sila sa bundok, sa gubat. Lakad lang sila ng lakad. Ang dulas, oh. Parang may laway. So, yun na hindi ko naranasan. Inikwento nila sa akin. Minsan daw, naubusan pa ng tubig. Lakad sila 1 linggo. Sa abundukan, lakad lang sila ng lakad. Paglilipat sila ng kampo, naatasan sila na lumipat ng kampo. Sa ibang kampo sila pupunta. Nakakwentuhan namin sa mismong kampo, yung mga sundalo, marami rin tayo mga nakilala doon na mga mataas ang katungkulan. Pero napakabait nila. Tsaka salamat nga pala sir sa lahat po dun sa kampo ninyo. Dyan sa lahat ng mga kasundaluhan dyan sa Mindoro. No, napakababait po ninyo. Pinakain pa kami, nakakaiya.
Bumili pa sila ng pagkain para sa amin din. Ayun. Dinala kami dun sa firing range. Nasa firing range kami. Eh, tinuruan kami kung paano pumutok. Yeah, si Mrs. Kita nyo naman yung naka... yung Rambo na... yung machine gun na nakasuot sa kanya. Pero yung machine gun hindi namin pinaputok. Yung ano lang, armalite lang. Nagpa-picture-picture lang sila Mrs. doon. Tsaka yung mga kasama namin. Sobrang yung kanilang hospitality. Yung mga napapanood natin sa pelikula, no, kung paano sila tumanggap ng mga bisita. Eh, ganun na ganun sa personal, higit pa. Mga nakakatuwa sila, ano sila, mahilig silang magbiruan, magkulitan, parang mga magkakapatid na talaga. Maging yung kanilang bisita ay hindi nila kilala, ang kakilala ko lang doon ay ilan-ilan lang. Pero lahat po yun ay nakipagkwentuhan sa amin, nakipagkulitan sa amin. At yung iba, nagtatanong-tanong sa akin kung paano magtatangan. Eh, sabi ko nga, sa katulad ninyong sundalo, dapat ang tangan ninyo ay yung habak ng sawa. Yung buto ng sawa, yun po mainam na gamit nila. Kasi sila po ay biruin ninyo, bibigat ang mga dala nilang baril. May mga bahala pa, may mga pagkain pa. Yung bagpa, yung backpack nila, ang laki-laki. Tapos, isang linggo ka maglalakad sa kabundukan. Abay, nakakapagod yun. So, mainam sa kanila yung buto ng sawa. Al, pakitawagan nga muna. Akin na yung ano, yung balde. Ayun, lagayan. Wala na akong lagayan dito. Ayun, nakakatuwa kasi isipin mo yung mga bantay bayan natin o bantay ng Pilipinas ay nakakajamin natin, nakakakuntuhan natin. So, ang sabi nila, kapag sila daw ay nag-report dito sa Maynila, ang tinutukoy yata nila ay kung hindi sa Port Santiago, baka dito yan sa Cap Aguinaldo. Eh, dadaan daw sila dito sa bahay. Hindi man daw sila sabay-sabay. So, ito, meron tagusan, no? Ang butas niya, tagusan talaga. So, yun, ang sabi nila, ay hindi man daw sila sabay-sabay, ay bibisita sila dito sa bahay. So, makabawi man lang tayo sa kanila pag sila ay pumasyal dito. Tayo naman ang magsisilbi sa kanila. Pinagsilbihan kami dun, eh. Nakakahiya man isipin. Pinakain pa kami doon. At nakakwentuhan namin, nakajamin namin sila. Para silang mga sabik sa bisita, sa pamilya. Buti nga po, pinayagan kami. Isipin nyo, kampo yun. Kampo yun, tapos dandun kami para lang bumisita sa kanila. Ito nga, buti hindi bawal. At yung iba, hindi pa naman namin kakilala. Nakilala lang namin sila. Subscriber nila ako. Subscriber ko sila sa YouTube channel. Sabi ko nga, sana sir, nagbablog din kayo. Kasi meron mga sundalo na nag-vlogger eh. Na nagbibigay ng mga pagkain. Kasi yan sila, ganyan sila eh, mga sundalo eh. Mahilig sila sa mga bata. Mga bata na binibigyan nila ng mga pagkain. Yung napapanood natin sa TV, yung kay Robin Padilla, na may dala-dala silang mga bag, namimili sila, tapos pupunta sila sa urban poor na area, namibigay sila ng mga pagkain doon. Yan, madalas yung mga sundalo mahilig sa ganyan. At iyon po ay sarili nilang pera, hindi po yung sa gobyerno. So, ganun kababait yung mga yan. Meron din mga ibang stricto doon, hindi mo makausap. So, nasa ugali na rin kasi ng tao yun. Hindi gan nakakausap naman, kaya lang isang tanong, isang sagot. Makakausap mo lang sila ng maayos kapag sila ay may gustong itanong. Yun, mapapahaba-haba yung usapan ninyo at kwentuhan ninyo. Ito, idol, oh.
parang alien, spaceship ng alien, no? Parang, tawag nito, planets, yung planeta ng alien, nakakatawa, may bukol yung bato o mo naging dalawa, nakatawa yung tura, ngayon ko lang nakakita yan, nangangalahati pa lang tayo, dali-dalian natin, nakakapagod din yung ganito eh, ito naman, kurumbong kung tawagin ng mga mangyan. Ang dami na yan. Mutya, sabi ni Betan Reduardo Cano. Ang hirap ng pangalan mo, idol. Ayeng, mapagpalang umaga sa'yo. Nermal Don is watching. So, ayun, kaya marami siya, idol, kasi galing tayo na Mindoro. Doon tayo naghanap ng mutya. Sinadya natin puntahan. Medyo malayo nga lang kasi isang buong araw ang biyahe. Napagod din mag-drive. Tsaka malakas sa gasolina dahil puro pataas. Medyo... Pero mas mataas pa rin ang Baguio. Ang Baguio, hindi naman ganun kalayo. Yung pinuntahan namin, di ko alam kung dulo ng Oriental o dulo ng Occidental. Dulo yata ng Occidental yun eh. Hindi pa kami nakakarating ng ano ha, ng kabila. Oriental ba o Occidental? So, dun daw sa kabila, marami din daw mutya dun. Kaya lang, ang liblib na eh. Sobrang liblib na. Kaya, hindi naman nakakatakot. Ang problema lang, baka mamaya magkaroon ng aberya. Maubusan ng gasolina o maplatan, yun po yung nakakatakot. Dindim, Montemor, Bularon, pwede makabahagi. Okay lang sis, ito yung nakapost naman. Pwede naman. So, nakapromo nga siya ngayon actually. Kaya lang eh, nililinis natin ng maayos. Hindi ko na sinasabon. Baka mamaya... Kasi meron mga mutya na ano eh, na mga fossilized na sinasabon ko, okay lang. Ito parang pangit pag sinasabon eh, parang galit eh. Parang galit yung gabay. So ayan oh, kurumbong, nakakatawa oh, para siyang Buddha na nakaupo. Nakakatawa yung kanila mga, ayun, malapit na tayo lumagpas sa kalahati. Na binibilisan ko eh. Natanggal ko lang yung kanyang mga dulas at yung mga putik-putik kasi ito'y hinukay pa sa lupa eh. Yung ibang maliliit siguro, lalagay ko na lang dito. So, ito'y mga malalaki, isang timba. Kung malalaki natin. Ito ang nakakatuwa, oh. Ganda. Itong mga malalaki na to, pang ano po ito, pang baon. Sa harap ng pintuan, o pag nagpapagawa kayo ng bahay, ipasama po ninyong sa buhos, sa poste. O kaya naman, ilagay nyo sa altar, kung para nakikita nyo pa rin. Kasi kapag ito ay itinabaon nyo sa mga poste, hindi nyo na sila makikita. Mainam din kasi na nakikita yung mga mutya. Pero kung sa tibay, sa lindol, sa proteksyon sa bahay ninyo, hindi ko alam kung may proteksyon siya sa tunog. So, malalaman na lang yan kapag nagbigay ng comment yung mga nabaonan na bahay. Sa harap ng pintuan, eh, siya yung bantay. Inaharang niya yung mga negatibo. So pa, oh. Kung ano po yung mga deform, ano, yun yung magaganda kaysa dun sa bilog. Nakakatuwa, eh. Parang, ang sarap-sarap niyang gawing, ano, sa altar. Nakakatuwa din naman yung bilog kasi maayos yung kanyang form. Pero mas natutuwa ako dun sa mga deform. Katulad nito, parang nuno sa punso. Oh, kala mo, nuno sa punso yung... Ah, punso pala, hindi nuno sa punso. Yung punso, yung bahay ng nuno. Yung lupa na tumataas. Ito naman,
Mukha siyang itlog na maliit. Ang kinis-kinis, ang ganda. Dito ka, pansarili. Baka ikaw ay maano pa, mapasama. Ito naman, mukhang mangga. Diba? Nakatuwa yung ano eh, yung makukuha mo sila. Ang sarap pagka ikaw yung mismong naghahanap. Ang galing oh, mukha talaga siyang mangga oh. Lalo na sa personal. Kala mo mangga eh. So yung mga ganyang kakaibang hugis kasi hindi ko yan pinalilimusan. Yan ay kinokoleksyon ko, nilalagay ko sa aking mga display. So yung mga bilog lang siguro, pero yung mga kurumbong, pero kung may gusto ng kurumbong, eh pwede naman po. Dito sa mga sama-sama na to. Siguradong magpapagawa na naman tayo ng ano nito. Ito, itlog na naman, oh. Para siyang itlog. Yan. Sa mga gusto na hugis itlog, o kurumbong, yung mga tumpok-tumpok na tinatawag. Ito naman, parang nagkaroon ng sis. Ng sis. Bumukol. Ang kulit na mga itsura, eh. Pero, yan ay mga omo na itin pa rin. So yun, sa mga nagsasabi na meron daw hulmahan, sige nga, gawa kayo ng hulmahan na gantong itsura. Tsaka kung hulmahan yan, magkakasing laki. No? Magkakasize. Hindi yan dapat magkakasize. Eh, yung iba, wala lang masabi. May masabi lang, comment ng comment. Eh, nahayaan na lang natin sila. So, laki. Pero deform siya. Hindi siya bilog. Bukol-bukol. Ito, mga tagusan. Naghanap ako ng maliit na tagusan eh. O lampasan kung tawagin. Yung mga may butas, lampasan. Hindi ko alam bakit may butas silang lampasan. May mga butas yan. Lampas yung butas niya, oh. Hindi ko alam kung bakit may ganyan. Hindi naman yan, ano eh, binubutas talagang, kita nyo naman, oh. Yan dito pa sa balde. Ang hirap talaga ipaliwanag ng kalikasan sa totoo lang. Napaka-maliwaga. Napaka-misteryo. So, yun, medyo matagal-tagal yung vlog natin dito. Christine Ople, ay, si sis. Sis, nakauwi ka na ba? Wala ka na ba sa ibang bansa? Kamusta ka na dyan? Kung ikaw ay nakauwi na. Di man lang tayo nakapagkita. Pumunta pa naman kami ng Baguio. Richway na Kensha, shoutout sa'yo. Malulisano. Mga ano po yan, Commander Leon, mga mutya po ng ano. Gaganda naman. Ito po ay bato omo, madam. Bato omo na kulay itim. Ito po ay hindi nakikita dito sa atin sa bandang Rizal o Quezon. Ito po ay nakikita lang sa Mindoro. Doon lang nakukuha. Ito po yung bato omo na itim na ginagawang bantay sa bahay. So, yung mga maliliit naman, yun yung mga dinadala-dala, binibit-bit. Ito, deformed din siya. Naka-deformed. Hindi po yan bato na mga itim. Hindi po. Iba. So, ibang-iba siya. Malalaman namin yung batong itim sa omo. Alam namin yung pagkaibahan. Sa aura pa lang eh, makikiliti ka na sa aura nito. May butas na naman. Ah, punta ka, bakit kaya sila may butas sa gitna? Yun yung malaking tanong ko noon pa eh. So yung iba, bilog, bilog na bilog. Ganyan yung forma ng iba. Kaya,
nakakatuwa. Ito, mas marami dito sa ilalim, mga deformed. Yung sabi nila, pangit daw ang hulma. So, kasi kahit pangit ang hulma, kinukuha ko. Kasi, ibabaon lang naman sa bahay. Pero yung iba naman, deformed, ang ganda naman ang kanyang figura o kanyang itsura. Tapos, makinis. Ganyan yung itsura niya. So, bilog. Kailangan tanggalin natin yung mga lupa-lupa para pagka inilagay na natin dun sa loob ng ating lagayan, maganda-ganda naman tignan. Saka madulas kasi siya, parang may mga ano, parang may mga laway-laway ng engkanto na hindi maintindihan. Itong mga nasa lamesa, ito talaga yung mga magaganda, idol. Magagandaan kayo sa mga makikita nyo dyan. So, itong mga malalaki, isang timba. Napigilan pa nga eh. Napigilan pa yun. Ayun, yung mga gusto mag-order, no, 300 lang yung bigay natin dito sa maliliit. Kasi na-promo tayo ngayon dahil magmamahal na araw. So, kung kailangan nyo ng tangan, pwede po kayong mag-order dito sa amin para makapagtangan kayo. Nga pala mga idol, no? May naligaw na puting bato. Parang may mata. Ayan, no? Nakatingin sa inyo. So, ito yung nadampot siguro ni Mrs. Isinama rito. Nga pala, ang ganitong proseso, kung kayo halimbawa nakakuha kayo ng mutya, pwede nyo siyang sabunin, pakiramdaman nyo rin kung nagiinit yung katawan ninyo. Pag nagiinit yung katawan ninyo, ibig sabihin nagagalit yung mga nagbabantay doon sa bato omo. Hindi, tsaka sa bato omo, hindi po importante dyan kung deform. Hindi importante kung bilog na bilog. Ang importante po dyan, tunay siyang bato omo. Yun yung importante. At ang kalikasan naman talaga, wala naman yung makinarya para gawing bilog na bilog. Kaya kuminsan may omo na puti, may omo na itim, deform ang tawag namin, kinukuha pa rin namin kasi yung iba gustong gusto, hindi ano, hindi bilog na bilog. Para daw sure ball na hindi makina ang gumawa. Kasi ang bato omo po, ginagaya na po ngayon yan eh. Gawa sa mariwasa, sa yung gumagawa ng tide. Yan, iwan natin kung bakit sila gumagawa ng ganun. Tapos, binibili naman ang iba. Ibinibenta sa merkado. So, wala siyang visa. Ito, deformed din. Nakakatuwa. Ang dami ng deformed dito. So, konti na lang. Mga siguro nasa 20 na lang to. At makikita nyo na yung ibang mga lilinisin natin dito. Ito, kinuha ko, biyak siya, pero ang kinakatawa ko rito, may kristal sa loob, oh. Alam nyo po ba yung movies niya? Mga idol, sa mga kalalakihan dyan, ano yung movies na nakikita ninyo? Pero, medyo ano siya, no? Basta, yun na yun. Hindi na natin babanggitin kung ano yung movies niyan. Alam nyo na, kayo na lang mag-imagine kung anong uri ng movies niyan. Nakakatuwa eh. Kalikasan talaga, masosurprise ka sa mga makukuha at makikita mo. Talagang yung tubig, ang dumi na, oh. Mamaya, papakita ko sa inyo yung kulay ng tubig. Lupa na. Alam nyo mga idol, yung bato mo na itim, makukuha mo siya kung saan din sama-sama yung mga itim. Yung mga batong alog, kasamahan pala yan ng mga ano, ng mga talangka na naging bato. Magkakasama sila, nakahiwalay sila dun sa itim. Pag sa isang lugar pumunta ka, pag nakakuha ka ng batong alog, asahan mo,
maraming batong alog doon. Yung bato na umaalog, kamaya papakita ko sa inyo kung ano yung tura ng batong alog. Kung magkakahiwalay sila eh, pag sa bato o muna itim, makikita mo ang mga kasamahan niya, mga dead rocks. Yung dead rocks po, yung mga magagaang na bato, pero kahawid sila ng nilalagay sa ano eh, sa mga garden, ganun, kasamahan ng bato o muna itim yun. Kaya senyales po, no, may mga senyales yan mga idol kung bakit marami yung nakukuha namin. Kasi doon sa mga bato na nakikita namin, familiar na po sa amin, kapag ka ganitong bato, na mga matitibay, mabibigat. So, ang karamihan po niyan fossilized na mga shell na naging bato, mga suso na naging bato. Yan po ang makukuha dyan. Ngayon, kapag ka doon naman sa mga magagaan, ang kaakibat naman niyan kung hindi bato omo, iyan ay mga batong alog. Pero depende sa kulay. No, kung doon, alimbawa, eto, bato omo, ang karaniwan ng mga kasama niyang bato, mga idol, ang palatandaan, ay makakakita kayo ng mga bato na parang ang itsura niya ay kahoy na naging bato. So, yun yung palatandaan dyan. May mga ano rin eh, may mga... Siguro, hindi natin alam kung may buhay, bakit sila nagsasama-sama doon. Kaya nagkakaroon kami ng palatandaan. Then, pag nakakita na ako ng ganung palatandaan, umuusal na ako ng pampabukal ng mutya. So, yung binigay ko sa inyo, na pampabukal ng mutya, gamitin nyo lang yun, naipost ko na yun. Baka mayroong manghingi dyan, hanapin nyo na lang. So, sa YouTube, na ano ko yun, may mga gumamit na nun. Uy, maliit. Sa YouTube may kumuha, ginamit na. Nung babae, grabe, pati ako nabilib. Nung gumana sa kanya, yung mutya hindi na niya inahanap. Minsan nakikita niya nasa pintuan ng bahay niya. Tawa nga ako ng tawa eh, nung kausap ko siya. Sabi ko ganun, sabi ko, daig mo ka pala ako. Tinesting ko. Pagising ko ng umaga, umusal ako ng pambukal ng mutya, wala naman. Sabi niya sa akin, ginawa daw niya yung gabi. Ay ma, papatay niya yung alaman. Mga anak na yata si Nicole. Ay si, ano, yung aso ko si Chuchay. May aso ko ditong napaka-cute, napaka-lambing. So ito yung maliliit, naligaw dito. Pasok mo naman sa loob, mga anak na yata yan. May kurumbong pa. Kawawa yung halaman ko, yung napakapaka ng aso. So, ayan o. Kurumbong, nakakatawa. Ito naman, kurumbong din. Maliliit. Ito naman, bato omo. Ito nakakatawa ang isa. Mapagkakamala mo siyang bulalakaw, mga idol. Kasi, ewan ko kung makikita nyo sa camera, may mga kalawang. Diba? Para siyang bulalakaw. So, ayun. Ito naman isa. Hal, okay na hal. Hal, pasok mo na to dyan. Okay na to. Ito naman mga idol, nakakita na siguro kayo nito, dikyap, batong dikyap. Yung batong dikyap, ang kinuha ko lang siya. Hindi ko alam kung anong bisa niya. O kung may bisa ba siya. Kaya ako to kinuha kasi bibiyakin ko to. Itong bato na to, pagka ginanyan mo, pinag-umpog mo na ganyan, kumikis-kis yan, kala mo ano, lighter na umi-spark itong batong dikyap. Siguro marami sa inyo na ito, comment down below kung may mga nakakita na nito, may nakakuha. Laruan ko ito ng mga bata sa probinsya. Ay, pasok mo na yan, tapos balik mo sa akin yung lalagyan. Ayun, isinama ko na itong batong dikyap kasi bihira ako makakita ng batong dikyap na ganito kalaki. Yung dikyap po, di ko alam kung anong salita yun. Naririnig ko lang eh. No? Dali, basa muna tayo. Ferdinand Canete Lopez. Commander, pupunta ako dyan. Anong address, lugar? Hindi ko Kabisado, Manila. Bibili ako sa iyo. Pampaswerte. Ang address ko po, Cogyo Gate 1, Kamandag 2, Antipolo Rizal. Ayun, idol. Cogyo, Gate 1, Kamandag 2, Antipolo Rizal. So, iyon.
ito po ay laruan ng mga bata, no? Pag ito dalawa, iisa lang kasi kaya hindi ko may pakita. Pag kiniskis mo ganyan, kung may kislap, akala, may spark, akala mo po merong ano, merong spark ng lighter. So, kaya kinuha ko siya. Ito na yung pinakamaganda sa lahat, mga idol, na napunta sa atin. Karan, wow na wow, di ba? Freddy Baha ng Mindoro. So, tol, galing kami dyan sa Mindoro, kauwi lang namin. Ito yung mga nakuha ko na yan sa Mindoro. Ganda. Quality, di ba? Nakakatuwa, oh. Super. Ang sarap titigan, lalo na sa personal. So, yan mga idol ay sobrang iningatan natin. So, dito na tayo. Ito mga idol, nakukuha naman to sa mga kawayanan. Yung kawayanan na yon, alam niyo yung kawayan, yung pinakapuno ng kawayan, pag nakuha yung puno ng kawayan, pag binunot ninyo kasama yung ilalim, ito po yung ilalim niyan. May parang mga ugat-ugat. Tapos ito naman, yung kanyang parang usbong na labong. Ayan yung pinaka mga ugat-ugat niya. Mapagkakamalan nyo siyang buwa na niyo, pero hindi ito buwa na niyo. Ito po ay libon ng kawayan, kung tawagin nila sa Mindoro, ng mga mangyan dun. So, ito, kaya ako naman to inuwi. Ito na, yung sinasabi ko sa inyo. Pag nakakita kayong ganitong mga bato, ganito yung kulay nila. Sama-sama po yung ganitong kulay ng bato doon. Nakala mo, mga lupa. Kasi brown na brown. Papakita ko sa inyo yung bato omo na kulay itim nasa loob. Ayan o, nasa loob yung bato omo na itim. Ang pinagtataka namin kasi, pag ganito kasi, wala ka makukuha ng omo, pero bakit sa may bato omo sa loob? Kasi hindi naman ito kasamahan yung mga bato omo. Sa ibang lugar namin to nakuha. Ang magkakasama mga idol, itong mga batong alog na to. Yan, batong alog na malalaki. Kaya ako siya binabasa para matanggal yung kanyang dulas, yung mga putik na nakapalibot sa kanya, then ang may iwan na lang sa kanya ay yung mismong bato na lang. Pero ito, ganito na talaga ang kulay niya, brown. Yan. Na alog. May laman sa loob. Hindi pa ako nakapagbiyak nito eh, kung anong laman niya sa loob. Ito pa, mga maliliit na batong alog. Yung mga mangyan, may mga kwintas-kwintas nito. Yung iba naman, nakahabak sa kanila. So yan, sa mga naghahanap ng batong alog, marami po tayo ditong maliliit na pwede niyong limusan. At ito pa oh, tuntuwa ako dito eh. Sipin ninyo, late-late niya oh. Pero ang ganda ng form. Ang gaganda. So, meron din dito. Kailangan maugasan natin lahat. Ugasan ko na muna lahat. Pag pinakita ko yung maganda ng kanyang itsura. Ito, di ko alam kung ano meron dito. Kinuha ni Mrs. eh. Para daw taong nakatayo. Yung mata talaga na ito kakaiba eh. Kung ano-ano nakikita. Ito, batong alog din. Nawawala yung ano ha. Alimango. May alimango dito na isang piraso eh. Ala, bili na. So, nakabalot na pala mga idol. Ito, idol, alimango to, pero hindi maganda yung form. Promise, alimango siya. Hindi maganda yung form mo. O, diba? Alimango. Na naging bato. Tapos, ito naman, mga batong alog. Parang trip ko tong isang batong alog na to, nakakatuwa. Wala pa akong ganitong batong alog eh. Nakakala mo ang itsura ay prutas. Parang prutas siya. Pag ayaw umalog, yan, kinakatok-katok. Sabi ng mga matatanda, gisingin mo ang tulog. Yun, umalog na.
Kanina wala. So ito, binigay sa akin ng mangyan. Kaya hindi ko ito pinalilimusan. Tawag nila dito, bato omong kalawang. Ang bigat. Bato omong kalawang. Ito daw yung mga bihira. Kasama namin na matanda na ano namang yan. Sabi sa akin, tabi mo yan. Huwag mo pakakawalan. Kaya hindi natin papakawalan yan. So ito naman, sabi sa akin ay sanga ng kahoy na naging bato. Pero parang hindi. Parang oo. Depende. Pwede, pero depende. Ito naman yung nag-iisang itlog. Ibong puti daw, itlog ng ibong puti, sabi ng mangyan. Yan. Ito, may-ari na. Meron ng kumuha kagad kagabi. Naka-reserve na siya. Tapos ito naman, para siyang bulaklak o sinag-araw. Yan ang ganda-ganda o. Ito yung mga pampaswerte. Pakakala mo nga kung tititigan nyo, parang gumamela selis, ano? Tingin nyo mga idol. O parang mukha siyang pagong pag nakaganto. Hindi malaman eh. Kung ano talaga yung kanyang form. Sa ilalim naman, no? Parang bulaklak, sinag-araw. So, hindi mo malaman kung ano talaga siya. Pero isa siya sa mga bahagi ng mga nakuha natin. Ito yung mga tipak ng kawayan na naging bato. So, yung mga kahoy, nagiging bato talaga, no? Ito naman, susok to mga idol na naging bato. Ayan, no? Putol nga lang yung susok. Putol. Nasa loob siya ng bato. Pero kinuha ko na rin kasi sayang naman, tsaka kawawa siya rin. Walang mag-aalaga sa kanya. Kaya kahit na siya ay putol, kinukuha ko pa rin. Nilalagay ko sa estante ko. Hugasan, paliguan, then lalagyan ng langis. Kung kayo yung mga tangan idol, after nyo silang paliguan, kasi kailangan din naliligo ang mga mutya. Totoo po yun, nasa pag-aalaga ninyo. Kapag yan ay after ninyo may sausaw sa tubig, meron kasi akong tinatawag yan na napapalis yung langis. Limbawa, ito, after ko siyang hugasan, bago ko ilagay sa estante, babalutin ko muna, pupunasan ko ng langis. No? Yung mga langis na yun, pag tumagal, mamumuti-muti. Ibig sabihin, natutuyo na, tapos pumapangit na yung tsura. Ang gagawin ko dyan, ibababad ko sila sa tubig ulit. Then, babrasin ko sila ulit. Pag matagal na yun, ganun na nangyayari. Bababad ko sa tubig, babrasin ko ulit. So, fresh na naman sila, okay na. Then, tsaka ko na naman punasan ng langis. Yung tawag ko dun ay napapanis yung langis na nakapahid sa kanila. Para silang, alam nyo po ba yung damit na itim kapag ka-acidic ka? Pag nagpawis ka, namumuti-muti. Ganun po yung nagiging itsura. Hindi ko nga alam kung pinapawisan sila eh. So ito, talagang mga ugat oh. Ugat ng kawayan. Kaya lang, maliit tong nakuha. Maliit. Pero, okay na rin. Pang bumusiyom lang naman. Doon sa mga ano idol, sa mga batong alog, kawayan, tsaka yung palangka na naging bato, yan ang mga magkakasama. Ito naman sa ibang lugar nyo naman makikita. Wala namang mga omo sa lugar na to at basta sila-sila lang ang magkakasama. Ito ay susok na po sila. Yan ang magkakasama. So, para may palatandaan kayo kung paano. Linta. Kaya lang putol. Kinuha ko na rin para hindi siya kawawa doon. Putol na nga ay nag-iisa pa siya. Kaganda. Ito naman, ewan ko. Basta kinuha ko na lang. Pero kauri ito ng ano eh. Ng omo na itim. Kauri siya. Inuha ko na lang kasi parang kahoy. Ano? Parang kahoy yung itsura niya. Yung kanyang form. May mga brown siya. Tapos black. Kaya inuha ko na rin. So ito naman mga idol.
Lilinisin ko muna para makita ninyo yung pruweba. Na ito ay isang buong kristal. Talagang kristal siya na buong buo. Kaya lang kailangan mo pambalatan. Ito yung pinag-iinteresan ko dun ng tinutok-tok ko eh. Tinutok-tok-tok-tok ko sa Mindoro pa lang. Gusto kong makita yung kanyang kristal. Sabi nung man yan, ang dami-dami yan dito. Sabi ko, dami-dami dito. Sa Maynila naman, wala kami makita. Kaya sinamantala ko yung pagkakataon. Yan na idol oh. Ewan ko kung makikita nyo. Ito oh. Kristal yan yung loob nyan. Bababad ko muna siya sa tubig. Para mamaya ako na babalatan. Ito yung mga kasamahan niya na idol para makita niyo na talagang siya ay kristal ng loob. Ayan o, nagkikislapan. Bang ganda. Munti ka na siyang maging liklay. Sana naging liklay. Pero hindi, okay lang. Ito naman yung mga suso. Taklobo na naging bato. Ayan o, magkakatabi ba sila? Yan, taklobo na naging bato. Babad ka muna dyan. Itong gusto niya ng tubig. Then ito po, yung last na ipapakita ko sa inyo, itong napakalaki. Ito po ay citrine. 100% na citrine. Kasi hindi pa nagagalaw ng tao. Ito ay regalo lang sa akin, Red. Regalo sa akin. Sabi niya, iuwi mo to bro, para sa'yo yan. So, salamat sa'yo, paring Red. At narigaluhan mo pa ako. Ay, ang bigat. Yan mga idol. Citrine na citrine yan. Crystallized talaga yung kanyang ibabaw lalo na. Bala ko dito, lalagyan ko ng ilaw. So, napakabihira nito. Bababad ko muna siya sa tubig para matanggal yung kanyang mga ano-ano, mga dumi-dumi. Then, ito, gamot daw ito. Nakalimutan ko na naman ang pangalan. Kasi iba po mga pangalan sa Mindoro eh. Kung titignan nyo siya, itong nakakatuwa mga idol. Nakita niyo itsura, bulwak yung, bugrat yung kanyang mata. Ayan yung kanyang mata idol oh. Bugrat. Huwag nyo muna tignan itong isa, ito lang. Para hindi kayo malito. Bugrat. Tapos meron siyang bibig. Ito yung ilong niya, parang baboy. Tapos ito naman, may mata sa loob. No? May mata. So, siguro, hindi ko na lang siyang gagawing gamot. Ang gagawin ko sa kanya, uhugasan ko siya. Then, patutuyuin. At ilalagay ko dun sa aking altar. Kasi nakakatuwa, oh. Nakakatuwa yung kanyang itsura. Ewan ko kung ano to, balat ng puno to, eh. Pero, napakakapal na balat. Hindi ko alam yung tawag sa kanya. So, ayun, mga idol, natapos din tayo sa ano. Meron pa sana eh. Kaya lang, pagod na ako. Ayun, oh. Yung pinalilimusan natin na maliliit na omo. Na halagang 300 lang, mga idol. Ito, tatabi natin itong mga to. Kasi nakita akong kwintas-kwintas nila eh. Hindi naman susuot ng mangyang kung mabisa. Yung may mga butas. May mga lampasan. So, ang pinalilimusan lang natin itong mga omo na to. Yan. Ayan, ang dumi pa, oh. Tignan yung tubig. Ito yung pinagugasan natin, oh. Kulay lupa. So, ayan mga idol, natapos din tayo sa ating vlog ngayong araw. Nakita nyo, nasilayan nyo yung mga kagandahan ng mga mutya ng kalikasan. Na-real na ito ay kinukuha natin sa mga malalayong lugar na kailangan natin paglaanan ng panahon, oras, pagod, puyat. Pero ang kagandahan dito ay, ayun si Ate Lily, hindi kami nakapunta sa iyo Ate Lily, hindi namin alam ang lugar mo. Siguro pagpunta namin dyan sa Mindoro, pupunta kami sa iyo. Hanap tayo dyan ng mutya, tsaka manggagamot tayo dyan. Set na lang natin Ate Lily kung kailan. Yun, mapagpalang umaga sa lahat, ingat kayo palagi. At abangan nyo yung next vlog natin, pupunta kami kung saan lugar. Matatagpuan ang mga kulay brown na omo, no? At mga tawag dito.
Toink, biglang na blanco ha. So, mutya ng kulog, sisinsilin mo pa siya para makuha mo nasa mga bato. So, yun, ganun. Kaya sa susunod na vlog natin, then meron din, pupuntahan kami lugar, mga liklay na kulay puti, liklay na puti, yung, kalimutan ko yung pangalan, hindi pa ugas yan, mamaya na lang. Ito, okay na to. Pwede mo na tong ano, ipasok. Ayun, liklay na puti sa mga crystallized. So, siguro mapupuno din dito sa labas ng crystallized. Ayun. At malapit na tayo maging semi-dudong mutya. So, yun si Tatay Dudong Mutya, no, sumalangit na wapo ang kanyang kaluluwa. Nawa ay gabayan siya ng ama kung saan man siya naroroon at tanggapin siya sa kaluklukan ng piling ng ama. No, yun na kakalungkot lamang dahil dalawa kaming pinapanood noon ng mga tao eh pagdating sa dami ng mutya. Ngayon eh nakakalungkot mang isipin eh isa ako sa sumusunod sa kanyang paniniwala at isa ako sa maraming handle o hawak ngayon na mga mutya. Iba-iba, may mutya, may fossilize. Sige, Tatay Dudong nga lang, hindi siya nagtatanga ng ano, ng medalyon. Puro mutya lang talaga yung nahanap niya. Sa akin, mix po kasi Encantadores at Divino yung aking tangan dito sa bahay. Pero pinag-iwalay ko sila ng lagayan. May kwarto ng mga mutya, may kwarto ng mga ano, may kwarto para sa mga pagdidibino. So yun mga idol, ito may papakita ko sa inyo, nakakatuwa. May ginawa ako dito na kakaiba dito sa aking bahay. So, ayan yung aking mga monkey-monkey. Si Kate at si Shane ba to? Chona. Kate at Chona. Yun, ang kulit oh. Pag nakakakita ng tao yan. Hindi naman po sila salbahe, nagpapahipo naman yan. Kung trip nila yung tao. Pag kamukha po nila, nagpapahipo sila. Pero pag di nila kamukha, aawayin ka. Kaya po yan mga yan. Hindi, totoo lang po, nagpapahipo po yan. No? Lalo na sa kamukha nila. Ayan, hindi ko siya kamukha, kaya hindi siya nagpapahipo sa akin eh. Oh, nagagalit. Kamukha po yan ni Vance. Yung anak-anakan ko dito, kamukha niya yan. So, ito, pagpasok po ninyo ng pintuan, ano, mula dun sa gate, mapapansin po ninyo pag pumunta ka rito, ang dami po mga bato, halo-halo po yan. May mga, yung nakuha ko na ano, hindi ko na siya inano eh, tinabi, mukha siyang mangga. Sabi ng iba, mutya daw ng mangga, lalo na kulay green pa. Pero para sa akin, bato lang siya eh. Pero kung ganun po yung expected ng iba, mutya siya ng mangga, edi mutya ng mangga. So dito, may tubig dito na akala mo, mga mini swimming pool. Ang tawag po dito sa aking ginawa na to ay bahay po ng kitikiti. Ang daming kitikiti. Pinamamayan kaya dapat natin palitan din yung tubig nyan. So ayan, meron dyan malaking kahoy na naging bato. Tapos ang tawag po nila dito ay pagong daw, sabi ng mga ano, ng mga mangyan. Pagong na naging bato. Ayan, nagkalat lang siya rito, mga idol, dito sa labas. Pero sama-sama at nilagyan ko ng lalagyan. Meron pa doon balon. Doon sa may bandang dulo na doon, meron doon balon. Bala kong paglagyan ng mga bato o muna itim kapag sobrang dami na nila. Marami rin ditong mga lampasan. Batong lampasan. Kagaya po nito. Yan yung batong lampasan. Saturn stone. Ang tawag ng iba. Saturn stone. Pero sa mga antingero talaga, eto, meron naman ditong bato na may nakasingit na mga pyrites. Ayan, kitang-kita po natin yung pyrites so, sa gilid. Marami siya. So, meron din po mga dahon. May mga kitikiti din. No? Eto, kahoy to. Sure ball, kahoy na naging bato yan, mga idol. Ayan, no? Million years. Pero nandito lang siya. Kasi, kung ilalagay ko sila dun sa loob, napakarami na nila, kaya ginawan ko ng paraan. Meron din pong palaka. Ayan o, sa ilalim. Natutulog siya.
Huwag nyo daw siyang gisingin kasi puyat siya kagabi. Yan. Siya po yung kumakain ng mga kitikiti rito. Pag pinalitan ko yung tubig, wala na siyang pagkain. Mamaya, kapalitan ko yan kasi 1 week na tong tubig na to. To matakaw sa tubig tong mga bato na to. Hindi siya mga basta mga bato. Oh. Tignan nyo naman mga itsura. Oh. Siguro kung kayo makakakita ng ganitong bahayan, oh. Isipin nyo, ah, factory yata ng mutyato si Commander. Ah. Yun. Meron din ditong tinatawag silang bulalakaw daw. Pero hindi siya bulalakaw, idol. Ah. Kaya nga sinabi ko daw eh. Hindi siya bulalakaw. Hindi naman siya namamagnet eh. Wala naman eh. Meron lang siyang gold dun sa loob. Ayan, nakita nyo po ba yung gold? Ayun o, maliit na gold. Hindi ko na tinanggal. Kaya ako siya kinuha. Ang purpose ko, yung gold ay maisama ko rin dito sa mga display-display ko. Humapay na to. Nakahapay na. So, ayan siya. Ang ganda niya. Yan. Dito naman mga idol, may mga ano, may mga silsil. So, ang kalagayan ng ating mga mutya, eto. Inaayos ni Mrs. Dito naman ay mga gemstone. So, talagang maano kayo, maa-amaze kayo dito sa bahay pag pumunta kayo. Eto pa, meron pa tayong kahoy siya pero may lagayan, no? Ang cute-cute niya. Ito naman yung alaga akong baboy. Hindi, baboy yan. Ano yan? Niyog. Niyog siya, pero tignan nyo, oh, mukha siyang baboy. Baboy na malungkot. Sinubuan ko ng yung kanyang bibig. So, ito, lagayan ng pera. Yan, mga anik-anik ko, yung mga pampaswerte ko dito. Sa ibabaw, puro pampaswerte lang po ang mga nakalagay dyan. Yan. Bigas. Nagayan po ng bigas. Tapos ito yung mga dollar na ibinibigay sa akin ng mga pasyente. Pinalalaminate ko yung iba. Souvenir. Hindi ko po ginagastos. Then ito naman may kita nyo yung aking mga diwata o lambana kung tawagin. Merong buntis. Yan, nagdadalang tao. Ah, nagdadalang diwata pala. So, dito. Yan, si may bulaklak. Yan yung mga ano. Bali collection po yan. Yan po ay in-order ko pa kung saan sila matatagpuan. May mga lambana po rito. Yung mga maliliit na lambana. Nantay ko nga lumipad eh. So yan, mga duwende. Tapos si Kawai. Yung 7 dwarfs na pampaswerte. May opal stone. Yung mag-asawang duwende. At yung niyog na isang mata na napakaliit. So cute-cute. Yan. Yan po yung aking alta. At dito naman po ako, tumatapat kung saan nananalang. Si Kwang Kong, the business emperor. So, ang hirap ng ara. Emperor. Nabubulol tayo. Ito naman po yung calculator ng mga incheck. Pag meron kayo niyan, iyan po ay pampaswerte din. So, si Ninyo Nahubad. At Ninyo Nahubad ulit. So, marami yung Ninyong Hubad ko. Meron tatlong mukha. Yan. Puro pampaswerte po yung nandito sa altar na to. Yan, hanggang taas. Tapos yung 7 arkangeles. Then yung bao na isang mata pero napakalaking bibig. So napakaswerte po niyan. Yan, may mga pagkain sila na matamis, mga mani, hindi pala siya mani, ano to? Yung buto ng kasoy na pinirito, may fishball. So yan, mga pusang kumakaway. O to, tinamad na naman to. Hoy, gising. Magtawag ka ng swerte, tulog ka ng tulog. Ito naman yung bigas, yung ano. Ito papaulit ko kay Mrs. Nawawala yung isa, yung 10 names of gods. Hal, yung kulang yan. Tignan mo kung anong pangalan ng 10 names ang kulang dyan. Yan po yung ibabaw. So dito naman sa ilalim, ito yung mga bato omo na bagong dating. Ngayon, sama-sama sila dyan, mga idol. Yan o. Dito natin sa loob. Yung mapupuno na naman siya. Batoo muna puti. Tapos yung mga maliliit na mutya doon na naka-preserve. Dito naman. Mga mutya. So malapit na naman siya mapuno. Naubos nung nakaraan.
Ito naman yung mga nakaripak na, na dinideliver ko sa Quiapo. Yung mga order nila sa amin, yan. So, pag dito ka naman bahagi na to, ayan yung mga crystallized, fossilized, gold, ayan o. Hindi po yan lahat gold, ah. May kakaunting, medyo makapal pala na gold. Medyo makapal na gold na nandyan. Ayan o. O, diba, gold. Yan po yung kanilang tinitreasure. Yan. Tapos yung ating mga bulalakaw, ito. Mga omo na malalaki, then basta sama-sama na sila dyan, yung mga kahoy na naging bato. Yan, puro kahoy, 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 kahoy. Lahat yan, puro ng kahoy. Ito naman, lahat yan ay puro mga naging bato na nakakatuwa at sama-sama sila dyan. Dito naman, naganda, halo-halo na sila. Dito, halo-halo na rin. So, meron pa isang natitirang layer na hindi pa natin nalalagyan ng laman. Then dito, yung mga tagupaypay. So, yan, sa mawala pang tagupaypay, ang gaganda po ng tagupaypay natin.